Hi guys! Welcome dito sa Resan Tarot. Ang reading day for Kolacho for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for Kolacho of your energy at this time. Wow, the Emperor and the Devil and the Six of Pentacles. Oh my gosh, you're so obsessed with your person. Isip ka ng isip sa kanya. Para bang kinilig-kilig ka pa. Based dito, no? Now you're willing to give or to share your love or anything sa person mo. Hindi ka magdidinamot sa kanya. And more clarification with the Devil's energy mo. The Moon in reverse. May nalaman ka na talagang dahil sa nalaman mo na-obsessed ka sa kanya, sa person mo. Oh my gosh. Yes, with the Magician. May nalaman ka na talagang mas lalo ka naging positive and para mo there's no impossible na naging ano ka na eh, parang naging magician yung energy mo. Ganun. Now you can do anything. You're capable to get what you want. Na wala nang limitation. Kung dati nilimitan mo pa yung sarili mo, ngayon din na. You're obsessed na maging partner mo yan, na mapangasawa mo yung person mo na yan. And with the Emperor, you're the ruler, the master of your own life. You're strong, full of strength, and powerful, may authority over your own life, or maybe meron kang mga, merong mga tao, or merong mga sumusunod sa'yo, may inutos ka, maring nasa top position ka o boss ka or else ay powerful ka lang spiritually, no? Or sa society, pwede din ganun. Ganun yun, Emperor, guys. Pwede din powerful yung spiritually na nakakaman ng mga kung ano yung utusan niya. Pwede din sa society, sa kapwa niya tao na meron siyang power or mataas yung status niya na nagkakamand na siya yung boss, mga ganun ba. So, you're stable, you're secured in your own position, situation mo ngayon. So, ano ba itong nalaman sa person mo? Na, parang Six of Wands in reverse. And we have here the Eight of Pentacles in reverse. Yung may mga gumagawa kasi hindi nagtatagumpay. Anong gumagawa? Gumagawa ng pang-atake. Hindi daw nagtagumpay. Yun. Na ma-trap o ma-stuck. Yung mga ano to guys, yung mga yung connection nyo. Seven of Swords to. Nang sa ganun na hindi kayo magkabalikan. Ayan o, kasi hiwalay kayo eh. Or hindi kayo okay. Kung hindi man hiwalay, hindi kayo okay. Parang hindi kayo malapit ngayon sa isa't isa. O maybe hindi malapit yung loob nyo ngayon sa isa't isa. Parang pinigilan kayo, yun, tinali. No? Parang ganun. Yung isa sa inyo tinali sa puno, parang tinali yan energetically, parang ganon. Ayan, you know, na hindi na nagtuloy-tuloy yung ginagawa nila, hindi na nagtagumpay. Kaya nga hindi na nagtuloy-tuloy kasi hindi na nagtatagumpay itong mga nang-atake na yan eh. Na parang ma-stuck yung connection nyo, para ganyan kayo pala forever. Oh. In reverse,
hiwalay, or else ay hindi kayo nagkakasundo ng person mo, hindi kayo okay, there's no peace between the two of you na there's separation, or hindi na malapit or close yung loob nyo sa isa't isa, ganun ang pa-atake nila sa inyo. So dahil sa nalaman mo, mas lalo ka naging positive. Mas lalo kang naging nagtiwala ka na ngayon sa sarili mo. Naging capable ka na. Ganun ba? So, saan mo nalaman dito sa reading na to? Ah, dito mo nalaman eh. Ah? Yes. Siguro stress ka, umiyak ka, kasi parang umiyak dito. O nag-overthink ka, na problema ka, nanood ka dito. Yun. Doon mo nalaman. So, anong message ng person mo sa'yo? I knew exactly what I was doing. Sana pang gusto sabihin sa'yo ng person mo? I am grateful for the spiritual lesson. So, grateful daw siya, spiritual lesson na natutunan niya, na experience niya, na natutunan niya, no? Parang nagkaroon siya ng spiritual lesson sa connection ninyo. May mga lesson siya na natutunan. Ano pa ang feelings ng person mo ngayon sa'yo? Energy ng person mo muna pala. Okay, we have here the Three of Swords in reverse. Nakarecover na siya sa heartbreak. Kung nasaktan mo yung puso niya, nakarecover siya. Maybe sa breakup niyo, kung nag-break kayo, nakarecover na siya. Kung naghiwalay kayo, kung nag-split kayo, nakarecover na siya. Hindi na siya nasasaktan ngayon. So, ano pa ang energy ng person mo ngayon? Seven of Cups. Ano to? Meron siyang options yung person mo? Meron siyang options, guys. Yes. Kasi attractive na yung person mo eh. And with the Seven of Pentacles, tsaga naman siya. Mag-antay sa mga options niya. Mag-antay kung sino ang mag-take ng action sa kanya. Mga ganun. Or else kung matyaga siya sa pag-aantay kung sino, siguro kung namimili yan, no? 707, nakakita ka palagi, 717, ganyan. So, yung person mo, siguro sa'yo talaga yan, attracted yung person mo. Meron siyang options, guys, yung person mo. Yes. Pero, mukhang matyaga siya mag-antay kung kailan mag-succeed yung connection yung dalawa. Oh, meron nga siyang option. Pero ikaw ba ang bet niya or ikaw talaga ang gusto niya na makapiling at makasama sa mga options niya na yan? Yes, tama nga. Ikaw ang gusto niya mapangasawa o makasal sa'yo o bumuo ng family with the Hierophant na you will end up together. And, ano yung gusto sabihin sa'yo ng person mo? Ten of Swords. What's with the Ten of Swords here? Natapos na ang ano yan. So that, ano to, King of Cups eh, no? O Knight of Cups. King of Cups, I think. King of Cups. In reverse. It's King of Cups. Hindi na daw kayo malulungkot.
wala na makapag-take ng action, natapos na, ginawang halit, harm ng mga cold na mga tao, mga vicious na mga tao. Ganyan. Para nagkaroon na ng justice na nagwakas na daw. Oh. And we have here the judgment. Nag-end na nga yung pampakla, yung kinakloud or yung mga ipapakloud sa judgment nyo, sa isipan nyo, yung gumugulo sa isipan nyo, nag-end na. You start a new beginning. You can start a new beginning na may balance na, and clear yung thoughts nyo. Walang nagka-cloud ng mga negativity and mga siguro psychic attacks sa iba, or influences ng iba sa buhay nyo, or negativity, whatever. Or else, meron pa itong ibig sabihin dito na nasaktan siya, guys, nung hindi ka na nag-take ng action. Nung hindi na nag-grow yung relationship nyo. Nung parang namamatay. Parang ganun. Instead na mag-grow, namamatay. So, sobrang nasaktan daw siya. Talaga nang hinaya siya sa'yo. So, ayan, guys. Nung naging cold ka sa kanya, no, nang hinaya, talagang dinamdam niya yun. Talagang nagluksa siya. So, pero gustong-gusto niya magkaroon ng balance in yung dalawa. So, you can choose dyan, no? Kasi madaming meaning pa yan. And this person wants a new beginning. Talagang, yan ang nagka-cloud sa judgment niya, sa isipan niya, ang magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa. And the strength. And to build a strong relationship with you, strong bond ba, na matibay yung inyong relationship kahit na magkaiba pa kayo, parang sa Beauty and the Beast, no? Kung sino man sa inyo yung Beast, kung sino si Beauty sa inyo. Ganon, natanggap niyo yung isa't isa. So, ganon. And you will start a stable relationship, no, na mag-grow, na solid kayong dalawa, na buo kayo, parang pinagsama ng feminine and masculine na buo, no, na hindi na mahiwala yan pag once na nagsama, kundi magsama na kayo forever, and to live a stable life, structured, grounded, rooted, and strong yung bond nyo, like this. Now, kahit manira pa yung iba sa isa sa inyo, no, siraan yung isa sa inyo sa isa, ay hindi masisira yung paningin, o hindi magbabago yung paningin at yung feelings at pagmamahal nyo sa isa't isa. You know each other, parang ganun, well, kaysa sa pagkilala ng ibang tao sa inyo. So ganun, parang mabuild pati yung trust nyo. That's why you will build a strong bond or a strong relationship, na may matiba yung foundation ng inyong relationship. So, message ng angels for you. Sa iba dyan, guys, na hindi naka-resonate, just take it as inspiration. Kasi iba-ibang energy ang nakukuha. So, express your individuality. Allow your true self to shine because you're awesome. So, express your true self, your individuality, kung ano ka talaga, no? Alam mo yung sarili mo, yung totoong ikaw na mag-shine because you're awesome. Be real. You don't need to copy others or to be like a copycat or to follow the path of others or to follow o yung makigaya-gaya ka sa iba. Dapat may originality ka na kung ano ka talaga. Be your true self. Ganyan. Because you're awesome. Right? Easy does it. Stop trying so hard to control everything and all the doors will open for you. So, stop trying so hard now. So, huwag kang maging trying hard na kontrolin yung lahat na lang, no? Hayaan mo na lang, no? Parang gano'n na. Maging calm, relax, no? And
Lahat daw ng doors ay mag-open para sa'yo. May bila na sa connection ng person mo. Magiging okay din ang lahat sa inyo. Travel, an upcoming trip proves to be life-changing in positive ways. So, ito na lamang guys for collective reading. So, mga baguhan pa dito sa aking channel, please do subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button na sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod na videos niya upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga nag-resonate sa reading nito.